In less than 2 months, ay makikita na natin ang mga bagong rookies at potential new faces ng PBA. Sa March 14 kasi ay gaganapin na ang Season 46 draft. Maraming experts, fans at PBA officials ang nagsasabi na itong draft class na ito ay ang isa sa mga magiging pinakamalalalim na draft class sa PBA history. Pero sino-sino nga ba ang mga papasok na rookies sa March? Ano-ano ang mga background nila? Yan ang pag-uusapan natin sa ating serye dito sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga storya ng mga upcoming rookies sa Season 46 draft. Ang una nating pag-uusapan ay si Nick Demusis. Malamang yung iba sa inyo ay kilala na siya pero marami rin siguro ang hindi lalo kung hindi kayo nanonood ng MPBL. Si Demusis ay isang Filipino-American player na papasok sa PBA. Unang gumawa ng pangalan nung nasa US pa lamang siya. Naglaro siya sa college ng 4 na taon at sa unang 2 taon niya ay naglaro siya para sa Miles Community College noong 2011 to 2013. At sa sumunod na 2 seasons naman ay naglaro siya para sa Whittier College sa California kung saan nakita na ng mga tao ang kanyang tunay na laro. Kahit pa Division 3 lamang ang college school ni Demusis ay pinakita niya kung gaano siya kahusay maglaro. Ang best season niya ay noong kanyang senior year kung saan nag-average siya ng 18.4 points on 49% shooting. Meron pa yung 6.2 rebounds, 2.1 assists at 1.2 steals a game. Doon din siya pinarangalan ng first team All-SCIAC Performance Selection at naging honorable mention All-West Region for NCAA Division 3 dahil nga siya ang naging main guy ng Whittier nang makaabot sila sa postseason tournament. Matapos ang kanyang college career ay naging professional player na itong si Nick Demusis sa kanyang hometown sa Hawaii kung saan naglaro siya para sa Hilo Hammerhead. Pero 2017 ay nawala nga ang Oceanic Basketball Association kaya nag-decide itong si Demusis na maglaro na lamang sa Thailand. Unang naglaro siya para sa Mekong United Phantom pero pagtapos ng isang season ay naglaro naman na siya para sa Nakhon Mad Go kung saan nag-average siya ng 18.3 points, 8.2 rebounds at 3.2 assists a game. 2019 ay naglaro naman siya para sa Kabayan, ang team ng Pilipinas sa TBSL 2019 kung saan naging kakampi niya pa sina Paolo Hubalde at former Gilas naturalized player Marcus Dowd. Umabot sila ng finals pero nabigo nga lamang sila sa deciding game kontra Hitech, ang team ng Thailand. Pagtapos na maglaro sa international stage, ay dinala na ni Nick ang kanyang talento sa Pilipinas. Naglaro siya para sa Bacoor Strikers at sa 19 games niya ay nag-average siya ng 8.3 points, 3.1 rebounds at 1.1 assists per game. With Demusis on the team, ay nakuha ng Bacoor ang second seed with a record of 24-6 sa South Division. Umabot din sila ng semifinals pero natalo rin kalaunan sa Basilan Steel Jumbo Plastic in 3 games. Ngayon, sa edad na 29 years old ay si Nick ang isa sa mga incoming rookies na masasabi nating nasa prime na ng kanilang career. Sa tangkad niyang 6'4", samahan mo pa ng kanyang athleticism, ay siguradong maraming fans ang gugustuhin makita kung ano ba talaga ang kayang gawin ng isang Nick Demusis sa isang mapisikal na liga katulad ng PBA. Makasabay kaya siya, magiging maganda pa rin kaya ang kanyang mga numbers o magiging flop din ang PBA career nito? Malalaman natin yan. Para sa akin, ang description ko sa kanya ay isang Robbie Herndon na mas athletic. Ikaw pare kay, ano sa tingin mo ang magiging laruan nito na Nick Demusis sa PBA? Comment lamang sa ibaba, i-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare kay. Bye-bye.